Welcome back mga katinachi! So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano maging CapCut creator. Ito yung updated way kung paano maging creator sa CapCut. So first, kung wala pa kayong CapCut, i-download nyo muna yung application ng CapCut. So bago ko kayo turuan, don't forget to like and subscribe my YouTube channel para mas updated kayo sa aking mga next tutorial. So open na natin ang CapCut. Then, punta tayo sa template. Ito yung mga free templates na pwede mong gamitin. Kung wala ka naman balak maging CapCut creator, pwede mong gamitin yung mga templates dyan. Swipe lang kayo pataas, tapos hanapin nyo yung banner na Be an Official CapCut Creator. Yan yung makikita nyo pagka-open nyo. Maraming family dyan na pwede nyong kontakin or i-reach out kung paano ba maging CapCut creator. Sila yung mag-guide sa inyo kung paano ba maging CapCut creator. Sila din yung mag-evaluate dun sa gawa nyong template. May two ways kung paano nyo sila mare-reach out. First, yung TikTok link nila, i-click mo lang yan at mapupunta ka na agad dun sa TikTok account nila. Pwede mo silang i-reach out dyan. Ang next way naman is yung kanilang CapCut account. Ang gagawin mo lang is i-search mo yung CapCut ID nila. I-search natin yung Warren.s. Tapos punta kayo dun sa users. Click nyo yung pinakamaraming followers. Ito yung mga gawa ni Warren Sige. Back tayo, ayan, kung makikita nyo to sa taas, CapCut Agency, click nyo lang yan. Tapos, eto yung lilitaw. Pag naging CapCut creator ka na, meron ka ng access dun sa exclusive features nila. Tapos, pwede ka din sumali dun sa mga events and makakuha ng mga rewards. Yung mga good performing creators, meron silang opportunity na makareceive ng mga bonuses at saka ng incentives. Yung CapCut agency naman, sila yung mga nagre-recruit and nag-incubate ng mga new creators. In short, sila yung mag-evaluate ng mga templates nyo. And then, pipindutin nyo tong to fill in. Tapos may nakalagay na do you agree with sharing your information as below with CapCut? Click nyo yung yes. Tapos i-fill in natin yung ating full name. After full name, yung namang birthday nyo. Sa contact information naman. Tapos, dun sa contact information naman, pwede kayong pumili ng isa or dalawang accounts nyo na maraming followers. Email, Facebook, TikTok, YouTube, etc. Ang pinili ko is email na lang. Then, sa ibaba naman, ilalagay mo yung link nung template na ginawa mo. Kung wala ka namang link, pwede mo siyang isave sa Google Drive, tapos i-copy mo yung link doon at i-paste mo dito. Kung gusto mong mas madali, pindutin mo yung plus sign dito sa baba. Direct mo nang i-upload yung template mo. Kunwari, ito yung template na ginawa ko. Wait nyo lang hanggang sa ma-upload. Kung di kayo sure sa ginawa nyong template, pwede nyo naman siyang i-replace.
Then, sa baba, meron reference code. Yung reference code manggagaling sa mga CapCut agency or sa mga agent. Pwede nyong hingin sa kanila yung reference code or pwede din sa kanilang YouTube channel. Yung iba, meron silang YouTube channel ng tutorial kung paano ba maging CapCut creator. Lagay mo lang dyan yung reference code na bibigay nila. Then, punta na tayo sa platform statement. Dito naman, kailangan 18 pataas ka para makapag-apply to become a CapCut creator. Sa number 2 naman, kapag naging CapCut creator ka na, kailangan mong maintindihan at kailangan mong umagree na lahat ng template na gagawin mo is libre at magagamit ng iba. After nun, i-double check mo lahat ng fill-in mo na information. Tapos, submit an application mo lang. Wait mo na lang yung approval nila. So, that's it mga ka-Tina G! Sana naintindihan nyo ang aking tutorial. Thank you for watching! Don't forget to like, share, and subscribe! This is